Hi everyone, pasensya na. Naka-outdoor setting po kasi tayo. Kaya I have to wear my face mask and face shield. Pero anyway, ito gusto ko lang naman po sana kayo bigyan ng konting legal knowledge. Or should I say, parang maituro sa inyo kung ano nga ba ang dapat ninyong gawin kung sakaling merong may utang sa inyo at nahihirapan kayong maningil. So ano nga ba ang mga pwede ninyong gawin under the law? Ano yung mga methodologies na pwede or mga forums or ibig sabihin anong saan kayo pwedeng lumapit para matulungan kayo, para makapaningil kayo ng utang. So siguro simulan natin. First of all, of course, communication. Okay, you have to establish communication with yung tao nagkakautang sa inyo. Daanin niyo muna po sa talagang maayos na usapan. If hindi na talaga maidaan sa maayos na usapan, that's the time that I would think na you need to have a written demand letter, which you could get by securing or consulting a lawyer and asking the lawyer to draft you a demand letter. Kung saan din sa demand letter, formally, i-release mo na yung sinisingil na utang. So, sometimes with these demand letters, may mga interests nang involved and pwedeng kasama din yung attorney's fees since nagbayad na kayo ng attorney. So, you ask for usually 5 days para bayaran nila yung utang nila. And if nag-work, then good. If hindi nag-work, what are the other ways you could do? Well, if parehas kayo ng barangay or you live in the same municipality and magkatabi lang naman yung barangay ninyo, you could tap the services of the barangay. Lalo na talaga kapag magka-barangay kayo, you really have to go through this barangay conciliation. Pero you could tap the services of the barangay to help you in talking to this person. At least there is now like parang a mediator, which is the barangay, para pumagitna at mapag-usapan ninyo kung ano ang dapat gawin dun sa sa utang na yon. So yung iba, if their intention is to really file a case, so yung iba after the failure of the barangay conciliation, naghihingi sila yung tinatawag na certificate to file action. So with the certificate to file action, with the demand letter, I think that is the right time to either go to the small claims court if pasok siya dun sa amount na covered ng small claims. I think it's around 400,000 and 300,000. You have to check kasi iba yung rates sa mga I think may konting pagkakaiba yung rates when it comes to municipalities and cities. I'll have to check kasi nag-rate, tumaas po yung coverage ng small claims. So maybe I could link it to you kung ano na yung pinakabagong rates na covered ng small claims. At pag small claims po, it's purely money claims. So, para explain ko po siguro sa inyo small claims in another video para naka-focus po tayo doon. Pero if hindi na siya covered ng small claims, then you have to file a case na talagang sa either the MTC or Metropolitan Trial Court or the Municipal Trial Court or sa RTC. It would now depend on the figure involved and if may mga specific causes of action pa kayo apart from the collection of sum of money or yung paniningil. Yung iba kasi may kasamang damages, yung iba may specific performance or may other prayers involved when they file a case. So ayun, if naman po it's intertwined with panloloko, doon papasok yung tinatawag nilang estafa. Kasi ang pinarurusahan po doon, it's not really yun dahil nagkautang, but yung angle na panloloko, kaya nagiging estafa. Estafa is different from a civil suit, kasi estafa is criminal. So ayan po, ayun yung mga mabilisan na pwede ko pong ma-share sa inyo ng mga methodologies or mga pamamaraan para makapaningil kayo ng utang na legal talaga at dumaan talaga kung ano yung nakasaad sa batas. So I hope natutuhu ulit kayo. At tulad na sinabi ko, siguro a separate video for small claims and a separate video for filing of cases para alam nyo naman what to expect if you do, if magpapatuloy kayo sa mga ganitong mga courses of action dun sa utang nga sa inyo. So ayun po, I hope you have a good day and stay safe always.